So ito na ang pinakabago nating haircut tutorial, tinatawag na Bald Skin Fade 1M S1. Ang ibig sabihin ng 1M ay 1mm, S1 ay size 1. So una nating ginawa ay binuksan po natin ang kanyang top hair gamit ang guard number 2 close braid. Ayan po. So ito na ang pinaka-size ng kanyang top hair ay 1mm guard number 1 close braid. Yan na po yung pinaka-size niya all around. So tuloy-tuloy lang po ang guard number 1 close braid. So iuuno natin lahat yan. Ayan. So itong video ito ay wala pong uncut, kundi may mga parte tulad nito ay binilisan or ginawang fast forward para mas mabilis po. Kasi ang tutorial na ito, yung sa personal, ay nasa 36 minutes po. Kaya ginawa kong 25 minutes upang ito ay hindi po mangalalay sa kapanood ng haircut tutorial na ito. So ito na po. Napaikot natin yung guard number 1. Nakikita natin ngayon yung size 1. Ayan, 1mm. So itong gupit na ito ay talagang babagay sa kanya, dahil siya ay dugong foreigner kumbaga. So ayan po, siguraduhin po natin na talagang uno ang size ng kanyang buhok. Ayan. So ulit-ulitin, balik-balikan po natin daanan ng clipper gamit ang guard number 1 close braid. So pagpag po tayo ngayon, medyo mabuhok din dahil kulot. Ayan. So next procedure natin ay gumamit na tayo ng guard 25 close braid. Ito na, umpisaan na natin yung kanyang fade. So ayan po, tandaan po ha, guard 25 close braid. Tapos yung combination natin na no guard, ay adjust natin yung blade ng sagad at sa gitna at pantay. Yun po yung blending natin ngayon sa pin. Ayan, yun nakikita natin. Sabay-sabay na po yan mula rito sa kaliwa papunta sa kanan. So ganyan po ang ating procedure. Ayan. Yung size niya sa taas, size 1, guard number 1 close braid. So next procedure, guard 0.5 close braid with combination no guard, sagad ang braid. Adjust mo yung blade pa sagad, tapos sa gitna at pantay. Yun po yung blending natin ngayon sa fade. Ayan. So paikot lang po yan. Ayan. So nakikita nyo dyan sa upper fade nya na medyo mangitim-itim, yan po yung number 1. Pero madali lang yan tatanggalin dahil gagamit tayo mamaya na nararapat na guard na gamitin dyan. So ayan po yung combination natin na no guard, adjust ng sagad ang blade sa gitna at pantay, para maganda yung pagkasunod-sunod ng buhok. Kaya kaya po yung guard natin ay pababa ng pababa ang size, para yung buhok pababa rin ng pababa. Tapos may combination pa tayo. Ayan yung kasalukuyang ginagamit ko ngayon. Combination po yan. So ang nagamit ko na guard dito ay tatlo. Yung una kasi ay dun sa kanina sa tuktok ay binuksan lang po, pero sinundan ko kaagad ng guard number 1 dahil yun po ang size ng kanyang top hair, yung guard number 1 na yun, size 1 kumbaga. Tapos sinundan ko na ng 0.5 guard dito sa fading niya.
kung saan sisimulan ang kanyang paid. So ayan po. So ang taas ng kanyang paid ngayon ay parang mid paid lang po siya dahil hindi gaano kataasan. So ito, napaikot na natin yung ating procedure gamit ang 0.5 guard with combination no guard, sagadang blade sa gitna at pantay blade. So ayan po. So next nating gagawin ay gumamit din tayo ng 0.5 guard, tapos open sagad ang blade, tapos close blade. So isang guard lang po ang gagamitin natin sa pagtanggal ng mangitim-ngitim na yan sa upper paid niya, yung mangitim-ngitim na yan. Isang guard lang gagamitin natin yung 0.5, tapos open po siya, open blade siya. Tapos ilaro-laro natin ng open blade, tapos close blade. Tapos yun po yung guard na ating gagamitin lagi sa pagtanggal or pagdevelop natin sa yung mga nangingitim na bahagi sa taas ng kanyang paid. Ayan po. Tandaan na yung po gagamitin natin, ha, 0.5 guard, tapos open blade, tapos close blade sa isang guard lang yon, yung 0.5. Ayan po yung pagtanggal natin dahil ang kapal ng kanyang taper ay uno guard, kaya yun po yung ating last na gagamitin na guard, yung 0.5 guard, tapos close, tapos open, ganyan, para matanggal yung mangitim-ngitim na buhok sa upper pay niya. So yun po yun. So natapos natin ngayon ang ating procedure na yon. So ang gagawin natin ngayon next ay bigyan na natin siya ng shape line sa noo. Ayan. Yung ibabagay lang natin sa mukha niya or noo niya kung gaano ito kalaki or limited lang. So ayan po, yung mga sobra lang po sa kanyang halos balbon lang po ang ating kukunin ngayon sa kanyang shape line para hindi lumaki ang kanyang noo. Ayan, di ba? So bigyan natin siya ng curved patilya papatay sa kanyang paid. Ayan. So i-detail natin ngayon yung kanyang paid para sa pag-ahit mamaya, para hindi na mahirapan sa paghagod ng ating blade. Ayan, paikot lang po yan, i-detail natin yung kanyang paid para manipis na po at madali lang po ayitin yan yung mga buhok pababa. So mula doon sa kaliwa, ganun din dito sa banda sa kanan, bigyan natin ng shape line para makompleto po ang kanyang shape line sa noo. Ayan. So bigyan natin siya ng curved patilya papatay sa kanyang paid. Ayan. So napaikot natin ngayon yung ating pattern. Ayan, sabi niya ay yung kanyang balbas, wala naman siyang balbas, halos balbon lang siya, pero ginawa natin. Sabi niya, kuya, ayitan mo, paglagyan mo ng forma para magkaroon siya ng konting balbas. So totally siya ay anak ng foreigner din, siya ay Pakistani, kaya tingnan niyo yung mukha niya, talagang foreigner din. So ayan, konting silip-silip lang para maayos. Pero yung noo niya, mayroon siyang puyo, kaya namuo yung buhok niyan, yung sa noo niya.
So okay lang yun, walang problema doon. Dahil bagay naman sa kanya. So ayan, gumamit po tayo ng tubig para sa ating pag-ayot ngayon. Ayan, mas mabuti po na kung mayroon kayong mga liquid shaver para sa pag-ahit ay mas maigi po. So lagi pong tandaan, gumamit po ng bagong blade para matalas po ang ating ayitan ngayon. Ayan. Unahin natin dito sa bandang kaliwa sa kanyang noo. Ayan. So ang pag-ahit po ay pababa, pataas, pasalungat, kumbaga, para sharp na sharp at malinis ang ating gupit or ating ginugupitan. Ayan. Sundan lang po natin yung ating pattern para hindi na po maligaw dahil abang na po yung ating pattern. So yan yung purpose kanina kung bakit nating dinaanan ng detailer yung kanyang pad para yung para sa pag-ayot natin pababa ay hindi na po mahirap at hindi na makitaan pa ng mga black or white or kanto mula sa tagaan ng blade. Ayan. Yung balbas niya lumabas bigla dahil naayot. Balbon lang po yan siya pero nagmukha rin siyang balbas dahil sa pag-ahit natin. Ayan. So tatanggalin lang natin yung buhok sa baba. Ayan. So napapansin nyo may mangitim-ngitim pa pero ayusin natin yan sa bandang dulo na para magkapuliduhan na ang ating gawa ngayon. Ayan. So maganda na po. Tignan yung kanyang noo dahil naahit natin ngayon ng puliduhan. So madali lang ayitin dahil yung pattern natin talagang naiguhit na lang detailer eh. Kaya ahit na lang ang kulang. Yan. Sundan lang po natin yung ating pattern na ginawa. Yan. Iwasan po na mag-ahit na walang pattern. Dapat unahin natin gumawa ng pattern para hindi na po ito mahirap ayitin. Hindi na po maligaw sa pag-ahit dahil meron na po tayong guide. Ayan, papatapos na po yung ahit natin ngayon. So, napaikot at natapos natin yung pag-sieve natin sa kanyang dapat ahitin. Kaya lumabas na po ang kanyang gupit na bald skin fade 1 ms1. Ayan. So ulit-ulitin, silipin, ayusin natin ngayon yung mga shape line nya para matuwid po at malinis tignan. So pagpagan natin para matanggal yung mga maliliit na buhok na napag-ayitan natin. So bumagay na bumagay sa kanyang ulo. Talagang maganda yung ulo niya para pauublong na bilog. So bukod sa inahit natin ng labaha, ay ginamitan pa natin ng Singpa shaver para mas puliduhin ito at kuminis. Ayan, paikot lang po yan.
So ganun lang po kabilis. So ang ating sunod na gagawin ay gumamit po tayo ng clipper at guard number 1 para puliduhin natin yung nasa gilid ng kanyang ulo para matanggal yung mga namumuo na buhok. Ayan, number 1 guard po yan ha, close blade po yan. Para talagang everything is number 1. Ayan. So, ang sumunod, gumamit tayo ng guard 0.5 para doon sa baba ng dinaanan ng guard number 1. So, ilaro-laro po natin yung blade ha, ng close and open. Ayan. Yung close na yon, yung pantay blade. Yung open na yon, sagad ang blade. Pero, with guard siya na 0.5. Ilagay natin yung 0.5 guard, tapos ilaro-laro natin yon sa ilal, yung blade ng close blade at saka open. Para unti-unti na po siyang maganda yung pagkasunod-sunod ng buhok at mawawala yung mga may itim or black spot, kumbaga sa English, yung makikita natin mga itim-itim. So, paikot lang po yan na yung 0.5 guard, tapos yung open blade at saka close blade. Ayan, with guardian siya na 0.5. So, at ang sumunod, doon sa baba ng procedure na yun, gumamit na po tayo ng combination na walang guard. Ilaro-laro natin yung sagadang blade sa gitna at pantay blade para patayin na ngayon yung mangitim-itim sa upper paid niya para maganda na yung pagka-blending ng kanyang paid. At wala tayong makitang mangitim-itim ngayon. Ayan, unti-unti na nating pinapatay ngayon yung mga mangitim-itim dito sa upper paint niya. Ayan pong ginagawa ko ngayon. Ganyan po mag bald paint. Hindi po yung isang gawa tapos kaagad. Ayan pa yung dinidevelop natin paunti-unti. So itong tutorial ko na to ay umaabot ng 36 minutes. Pero ginawa kong 25 minutes. Kaya yung part na dapat bilisan na i-pass forward, kaya yun po, kaya nagawa natin ng 25 minutes. Tulad nito, naka-pass forward ng number 2. Ayan. Para bumaba yung ating minuto, kumbaga. So, ayan, napaikot natin ngayon yung combination sa gadang blade sa gitna at pantay blade. Wala po siyang guardian para mapatay natin yung mga mangitim-itim sa upper blade niya. So, kung kinakailangan din gumamit ng guard na 0.5 guard, ay gamitin natin para sa kaganda ng ating gupit. Ng ating ginugupitan. So, ayan. Na-develop natin ngayon. So, ngayon, para mas lalo pang mawala yung black or white niya, para ma-plane siya, gumamit tayo ng detailer doon sa taas ng ating inahit gamit ang labaha para maganda na yung blending niya. Ayan, paikot lang po yun para wala tayong makitang guhit mula doon sa inahit ng labaha. Ayan, kung makikita nyo mo yung mga paid ko na talaga makinis, yan po yung mga ginagawa ko. Ayan, diba? Oh, unti-unti na siyang gumaganda. Pero meron pa siyang tira-tira konti na mangitim-itim. Pero mawawala yan. Dahil unti-unti nating i-develop yan.
kung anong nararapat na clipper or guard na dapat ay ayos dyan, ay gamitin po natin. Ayan. Dito sa part ng left side niya, sa taas ng tenga yung tinitira ko yun, ay parang lubog siya. Kaya namumuo at nag-aanino siya ng itim. Ayan. Yun, tinira ko na yun. Malalim yung konti, parang lubog. O, diba? So, sana mga katropa, marami kayo natutunan sa aking haircut tutorial. At sana rin po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para lagi po kayo ma-notify ng aking bawat upload. Ayan, ayusin natin yung mga nararapat ayusin or ayitin para sa ikakaganda ng kanyang gupit. Para lumabas yung kanyang magandang shape line. Ayan. So inuulit-ulit po inahit para maganda at lumabas ang kanyang mga shape line. So panoorin niyo po mga katropa hanggang matapos po para makita niyo po yung tunay na indeed ng gupit niya. Dahil mayroon pa akong gagawin finishing touch kumbaga. So ayan, gunting na naman tayo mga katropa. So yun po ang ating tunog ng ating gunting. So, kahit pa paano, kahit bald ng yung kanyang gupit, ay kailangan pa rin gamitan ng gunting para mas lalo itong mapulido. So sana mga katropa, marami kayong natutunan sa aking haircut tutorial. At huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jasky Barbero Supero. Ayan. So ating i-finishing ngayon. Ayan. Yung mga natirang mangitim-itim banda sa likod ay ating tatanggalin yan gamit ang ating guard na 0.5 guard at saka yung combination natin na no guard sa gadang blade sa gitna at pantay para mapatay natin ngayon yung mga mangitim-itim na ating nakikita sa part ng kanya sa taas ng kanyang fade. So ayan po. So panoorin nyo po hanggang matapos dahil papatapos na po yan. Sana mga katropa, huwag nyo po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Jasky Barbero Supero. At huwag nyo rin po kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo ng aking bawat upload. Ayan, so talagang pinulido ngayon ang kanyang feed. So sana marami kayong natutunan mga katropa. Maraming salamat sa inyong lahat.